Ang China ay nag-urge sa US na itigil ang pag-tolerate at pag-support sa mga provocation ng Philippines matapos ipahayag ni Deputy Secretary of State na si Kurt Campbell ang mga concern sa mga destabilizing action ng Beijing sa South China Sea. Ang China at Philippines ay recently nagpalitan ng accusations tungkol sa dangerous and illegal maneuvers na naka-affect sa kanilang mga respective vessel sa Second Thomas Shoal na isang disputed atoll sa Busy Waterway. Ang US ay dapat na itigil ang pag-condone at pag-support sa Philippine provocation at nuisance at mag-take ng practical action upang ma-safeguard ang peace at stability sa South China Sea ayon sa Chinese Foreign Ministry spokesperson na si Mao Ning. At ang Philippines ay nag-sent ng mission upang mag-resupply sa mga soldier na living aboard sa Rusty at aging warship na deliberately grounded ng Manila noong 1999 sa atoll upang palakasin ang kanilang mga sovereignty claims. At sa isang regular briefing, idinagdag ni Mao na ang Philippines ay tumalikod sa isang consensus sa China na nag-challenge sa sovereignty at territorial integrity at nanindigan na naghahatid ang Philippines ng mga construction materials sa warship vessel. At noong June 17, isang Philippine sailor ang na-injured matapos ang tinawag ng militar ng Southeast Asian nation na intentional high-speed ramming ng Chinese Coast Guard, isang pahayag na nireject ng China at sinasabing ang kanilang mga actions ay legal. At si Campbell ay nag-iwan ng remarks kay Vice Foreign Minister na si Ma Zhaoxu sa pamamagitan ng isang telephone call ayon sa US State Department. At the day before, ang US National Security Advisor na si Jake Sullivan at ang kaniyang Philippine counterpart na si Eduardo Año ay nag-discuss tungkol sa mga shared concerns sa dangerous at escalatory action ng China. At ang US ay nag-reaffirmed ng kanilang commitment sa security ng Philippines ayon sa White House. Ang China ay nag-claim ng halos buong South China Sea kasama ang mga portions na kiniklaim ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines at Vietnam. At isang Philippine Navy sailor ang nagkwento kung paano naputol ang kanyang thumb finger sa pinakabagong confrontation sa South China Sea laban sa Coast Guard ng Beijing nang ang Chinese Coast Guard ay intentionally rammed ang Philippine vessel. At si Jeffrey Facundo ay nagbibigay ng evidence sa isang Senate inquiry tungkol sa incident noong June 17 sa Second Thomas Shoal na kung saan nag-accuse ang Manila sa mga Coast Guard ng China na nag-block sa mga resupply mission para sa isang outpost ng militar ng Philippines at pumasok sa isang Philippine vessel na may dalang mga knives at pickaxe. At sinabi ni Facundo na agad na dumating ang mga Chinese Coast Guard personnel matapos ma-reach ng kanyang crew ang BRP Sierra Madre na deliberately grounded sa shoal noong 1999 upang mag-assert ng territorial claims ng Philippines. At lumapit sila sa amin at deliberately rammed us. At nakita ko na isa sa kanila ang may hawak ng isang axe, ngunit ang iba ay may hawak na long poles with sharp ends. At sinabi ni Facundo sa isang hearing na naputol ang kanyang thumb finger after it became caught when a Chinese boat slammed sa kanilang vessel, at idinagdag pa niya na ang mga corals ay hinagis rin sa mga Filipino troops na nakastationed sa BRP Sierra Madre. At sinabi niya na hinila ng Coast Guard ng China ang mga Filipino vessel palayo sa shoal at na-seize ang kanilang mga belongings kasama na ang mga cellphone at weapons, at na-delay ang kanyang medical evacuation dahil sa mga inflatable boat na intentionally punctured upang pigilan ang kanilang resupply mission at pagboard sa Sierra Madre, sabi ni Facundo. Sinabi ng Beijing na ang kanilang mga personnel ay kumilos ng professional and restrained way at nag-blame sa Manila. Tinawag ito ni Philippine Defense Secretary na si Gilberto Teodoro Jr. na aggressive at illegal use of force. At noong nakaraang linggo ay binigyan ng medal ni President Ferdinand Marcos Jr. ang 80 soldier at kasama na si Facundo na nagtook part sa resupply mission at na-urge sila na patuloy na gampanan ang kanilang mga tungkulin sa pagtatanggol ng bansa. Ang Manila ay nag-lodge ng isang diplomatic protest tungkol sa standoff at nag-raise ng issue sa Chinese envoy na si Huang Silian ayon kay Philippine Foreign Affairs Secretary na si Enrique Manalo. At ang Philippines ay kailangang gawin ang higit pa kaysa sa pag-protest
laban sa illegal action ng China laban sa Navy sa isang routine resupply mission sa South China Sea noong nakaraang linggo, sabi ni President Ferdinand Marcos Jr. without elaborating. At isang Philippine sailor ang na-injured noong June 17. But no shots were fired in the incident, kaya hindi ito maituturing na armed attack ang action ng China. At dagdag pa ni Marcos, ito ay tinawag niyang deliberate action upang pigilan ang resupply mission para sa mga Filipino troop na nakastation sa disputed Second Thomas Shoal. At hindi agad nag-respond ang China Embassy sa request ng Manila for comment sa remarks. Ang US ay nagpapahayag ng pag-condemn sa mga action ng China at nag-reaffirm ng kanilang commitment sa Philippines sa isang telephone call sa pagitan ni Defense Secretary na si Lloyd Austin at ang kanyang counterpart sa Philippines. Ang National Security Advisors ng dalawang bansa ay nag-uusap tungkol sa dangerous at escalatory action ng China around the shoal ayon sa White House. Ang US National Security Advisor na si Jake Sullivan ay nagsabi na ang US at Philippines Mutual Defense ay umaabot sa armed attack sa mga Philippine forces, public vessel or aircraft at kasama na ang mga Coast Guard at any part ng South China Sea. Ayon sa statement ng White House, ang US ay nakabound sa isang 7-decade mutual defense treaty upang ipagtanggol ang Philippines laban sa armed attack sa kanyang mga aircraft o public vessel sa busy waterway at kanilang binigyang diin na ang issue ng Rinnai Reef ay hindi tungkol sa US, sabi ni Wu Qian, spokesman ng Ministry of Defense ng China, sa isang press briefing at ginamit ang name ng China para sa Second Thomas Shoal. At ito ay labis na dangerous at irresponsible para sa US na mag-instigate at mag-support sa Philippine infringement at provocation, dagdag ni Wu, at nag-dismiss na ang treaty sa pagitan ng US at Philippines ay isang useless threat at hindi humingi ang Philippines ng support mula sa US sa resupplying mission para sa kanilang troops. Ayon sa sinabi ng Washington Ambassador at idinagdag na ang US ay nagbibigay lamang ng visuals upang tulungan ang Philippines. Sinabi ng Ambassador na si Jose Manuel Romualdez na nag-request ang Philippines ng isang meeting sa mga Chinese official upang mabawasan ang tension at hindi para ma-resolve ang mga territorial claims at umaasa na ito ay mangyayari maybe early next month. At sinabi ni Romualdez na kung hindi makakapag-supply ang Philippines sa mga troops sa BRP Sierra Madre, ito ay magiging dahilan ng pagkamatay ng ating mga soldiers nang dahil sa starvation at thirst. At itinaas naman ng government ng Taiwan ang travel warning patungo sa China na nagbabawal sa mga mamamayan nito na pumunta sa China maliban na lamang kung talagang kinakailangan at matapos ang threat mula sa Beijing noong nakaraang linggo na mag-e-execute ng mga diehard supporters ng independence ng Taiwan. At sinabi ni Liang Wenche, ang spokesperson ng Mainland Affairs Council ng Taiwan sa mga reporters, ang race travel warning ay kasama rin ang mga China-run cities tulad ng Hong Kong at Macau. At ang China ay itinuturing ang Democratic Government ng Taiwan bilang kanilang sariling territory at hindi itinago ang dislike sa president na si Lai Ching-te na itinuturing nilang separatist at nag-set ng 2 days ng mga war games matapos itong umupo sa posisyon noong nakaraang buwan. At noong nakaraang linggo, sa pag-announce ng mga new guidelines, nag-threaten ang China na mag-e-execute ng death penalty sa mga separatist na nagnanais ng independence ng Taiwan at itinuturing ito na extreme cases na nagpataas pa ng tension at nag-drew ng condemnation mula kay Lai at sa kanyang government, pati na rin mula sa US. At si Liang ay nag-announce sa regular news conference sa Taipei at sinabi na ang mga guidelines ay nagpapakita ng serious threat sa safety ng mga Taiwanese na mag-visit sa China. At bukod pa dito ang iba pang mga actions na ginagawa ng China upang palakasin ang kanilang mga national security laws. At kung hindi kinakailangan na pumunta, huwag na lang, sabi niya. At idinagdag na hindi ito nangangahulugan ng isang ban sa pag-visit at tungkol ito sa pag-protect sa people ng Taiwan at nire-remind sila sa risk kaysa sa pagiging isang countermeasure. At ang China's Taiwan Affairs Office ay hindi agad sumagot sa isang request for a comment noong Wednesday nang tanungin tungkol sa mga concerns na ang mga guidelines
ay sinabi na maaari itong magdulot ng fear sa mga Taiwan people at hindi makatulong sa pag-improve ng relation. Sinabi ng office na ang mga ito ay aim at a very small number of independents at diehard evil words and actions. At ang China ay nagpahayag na susundan nito. Ang mga taong itinuturing nitong mga separatist ng Taiwan kahit saan man sila magpunta. Bagamat ang mga Chinese court ay walang jurisdiction sa Taiwan at hindi malinaw kung paano maaaring ipatupad ng China ang any judgment sa outside borders. At kung maaaring magsik ang China na ma-extradite ang Taiwanese overseas na na-accuse ng separatist, sinabi ni Liang na ang separatist ay isang political crime at sa particular na case na ito ay tungkol lamang sa China at ang mga developed countries ay hindi magko-cooperate sa mga ganitong request. At si President Lai ay repeatedly offered talks sa China, ngunit ito ay nire-reject ng China at tinatanggihan niya ang mga sovereignty claims ng Beijing at sinasabi na ang mga Taiwan people ang maaaring mag-decide sa kanilang future.